Magandang umaga mga kabartudis. Ito po ang aking mga bagong gawa na mga mutya, pampasorte at panguntra laban sa mga gumagamit ng maitim na mahika tulad ng palipad hangin, mga tikal po. At saka kasi meron ding tikal po na na mamuti yung hangarin para yan sa mga kalaban mo, natitigalpuin mo yung kalaban mo para hindi ka hindi kanya lalapitan o may mga kalaban kayo na gusto kayong gawan ng masama. Ang palipad hangin naman, yan po ay mga spiritual na ginagamitan ng mga orasyon, kagaya ng gumagawa ng ulam, pinapalipad nila sa hangin para ikaw, example, masakit yung gusto nilang gawin, masakit yung tiyan mo, iip lang nila sa hangin, depende sa paggamit. Ito po yung panguntra laban sa mga palipadangin, tigal po, o ito po pag tinigal po ka po o may nagpalipadangin sa inyo, kusa lang po babalik sa kanya ang ginawa niyang tigal po o palipadangin. Dahil may mga sangkap po siya na iba't ibang sangkap po ito, marami po. Meron tayong nilagay dito ng mga na mutya na galing sa kuweba, mga crystallized at saka mga meron tayong nakuha dito na kahoy na tumubo sa loob ng kuweba na buhay, na hindi nga sinikatan ng araw, tumubo po siya sa loob ng kuweba. Ito yung sinangkap natin para mabuhay yung sa tagal yung gamit natin, kahit ilang taon pa buhay pa rin, wala po siyang expiration. Katulad ng mga orasyon, may mga expiration po yan. Pag hindi mo yan na lagyan o di kaya hindi mo na mga langis, hindi mo na dadagdagan yung langis mo, naubusan ng langis, yan po ay hindi na po gagana yan. Ito, kahit sa tagal ng panahon, ay ito ay gagana pa rin. Ayan mga kabertudes, quintas po yan. Ito naman ang bao na isang mata, ito yung katawan ng bao. Bao ng isang mata ay ginawa natin, nilagyan natin ng mga palaman na kung kayo ay minamalas, siyempre kung may karga na kayo, hindi lang kayo masobrahan ng tama sa inyo, ito po ay bibigay din ng lunas ng inyong sakit, pero sa dandahan hanggang maubos dun yung kinabit sa katawan mo ng mga katulad ng mga sibityano o yung gawa ng mga maitim na mahika o o barang. O minsan meron din dyan na mga barang na gumagawa, katulad sa kaibigan ko na naghunting sila ng mga mutya, meron silang
nakitang kababalagan doon. Yun pala yung mga mambabarang ay gumagawa pala sila ng ritual. ritual na ginagawa nila sa bungo ng tao. Nilagyan nila ng pulputan nila ng mga picture ng gusto nilang titirahin. Buong pamilya pala yung tinitira nila. Nagsisindi pa sila ng kanilang itim. Kaya sa mga gumagawa sa mga ganyan, mababarang, tigilan nyo yun na yan, kasi kawawa naman yung mga tao na binabarang nyo, na kayo meron nagpapagawa sa inyo, ina-accept nyo dahil sa pera. Pero meron dyan ng mga malakas na mga manggagamot, baka madiskubrihan yung mga ginagawa nyo. Kayo din pwede kayong mabalikan yan, kaya wag nyo lang ulitin yan, kasi mga ganyan ay hindi dapat yan gagawin, kasi labag yan sa kasuguan ng Diyos, lay ng Diyos. Ito naman ang baon na isang mata na ginawa ko. Ito po ay may mga sangkap na. Lahat ng mga sangkap to andito na. Mga hindi ko lang sasabihin o may orasyon o wala. Pero sa totoo, walang orasyon yan. Pero tatalab rin yan, kasi may mga sangkap dyan na magbibigay sa iyo ng protection laban sa mga palipad hangin, tigal po o kulang barang. Pwede din kumplito o para sa mga kumbate na manggagamot, pwede din ito gagamitin. Ito naman yung ginawa kong kwintas, ito naman ay pang-akit sa mga customer. O di kahit hindi po sa negosyo, pang-akit lang ito sa mga napupusuan mo. Ayan. Kung sino dyan na gusto, PM lang ako. Gagawa pa ako dahil marami pa akong gagawin na katulad nito. Ito, kagaya nito. Marami pa akong gagawin. Ito, ginagamit ko ito para sa mainit na ayan, mga kabartudis. Ito pa yung recipe ko na merong gabay, maraming gabay. Recipe ko po siya na kidlat. Ayan, hindi gawa ng tao, gawa po siya ng kalikasan. Ayan. Yan po ay malakas. Dahil ang recipe ko ay yan po ay may lakas na talaga ang mga formang pyramid. Ayan. Ito pa yung pusong bato. Yung pusong bato na magnetic. Ito po ay bulalakaw. Ayan po, bulalakaw po siya. Pang-akit naman to sa mga customer. Ang paswerte. Ito naman ay para po siyang ahas, na sa tagal lang panahon, ito ay na nagiging bato na po siya, baliktaran na ahas. Yan, pwede din cross. Ayan, may ito at saka ito, parang cross, pero ito po ay ahas na nagiging bato. Ito po ay nakuha ko sa loob ng bato,
sa bato po ito na pinukpo ko. Ayan, may basag pa. Pinukpo ko yung bato. Ito po ay nasa loob. Dahil ito po ay yung tuktok niya lang po ito. Tuktok niya. Gumaganon. Lumalabas yung tuktok. Kakaiba. Tiningnan ko po sa loob. Nung tiningnan ko, ito pala yung laman. Bato po, malaki na bato. Hindi po siya maliit, hindi malaki. Ito, medyo nabasag ng kunti. Bira nang tayo makatagpo kung makakuha ng mga ganitong bato. Mga klaseng bato. Parang cross. Ito, nakuha tayong para po siyang hayop. Kakaiba. Ito po ay gumaganon sa lupa. Para din siyang nagtatago na bayawak. Yung ulo niya lang gumaganon. Para po siyang bayawak. Ayan. May tinataguan siguro. Kaya sobrang pagtatago, nagiging bato po siya. Ayan. May mga gabay pa. Ito. Kita nyo. Ibang klaseng nagtatago. Ito parang mukhang unggoy. Dami pong gabay. Dami pong naka ano ng mga mukha. Ito mukha din o. Yan o. One eye. Parang bata. Ito, tingnan nyo. Mata. Mata po. Bibig. Ilong nyo. Ayan. Parang nakatingin. Nakatingin po siya sa akin. Ito naman ay para po siyang baboy. Ayan o, parang baboy o. Talaga mga bato, may mga magaganda, malakas pa, malakas ang aura. Iwag na natin pakita. Ito naman sa kuweba ko ito nakuha. Ito po ay suso na malaki. Ipakita ko sa inyo ang suso, ang totoong suso. Pero ito sa sobrang tulo ng tubig sa kuweba, ito po ay kinapitan na po siya ng mga buhangin. Nagiging bato na po siya, parang bato umo. Pero ito ay suso na nagiging bato. Panlaban o di kay ito ay pangkabal. Kukunin ko lang yung malaking suso para makita nyo ito po siya nabasag. Ito na mga kabertudes. Itong mga suso na ito, ito po ay sa kuweba ko po ito nakuha. Yan, binitbit na. Ito po ay ginawa po itong pressure sign. Itong malalaking suso. Bihira lang kayo makakita ng ganito kalaki ng mga suso. Wala na siguro. Pero meron mga maliliit na lang. Ito po ay maganda dahil ito po ay gamit ito ng mga hapon. Ginawang treasure sign. Ito ay ginawa nilang binaon sa lupa. Nilagyan pinalamanan ng mga iniwanan ng mga ritual o mga kung anumang gamit nila sa ano, kasi may mga hapon na magaling din sa tawag ng lihim ng karunungan. May mga lihim ng karunungan din yan, mga hapon. Kaya yun ang pinakita ko sa inyo na suso. Ito po yung suso na nabasag. Tapos sa tagal ng panahon, nakabaon sa lupa, tulo ng kuweba, ng tubig. Ito'y nagiging bato. Yan. Ito'y maganda ito, isang cup sa bao. Yan, dahil ito ay maganda ito sa mga tao dito sa
palipadangin, mga tagal po, mga barang o bala, gilis bala at saka panggabal ang di tatalab yung barrel o bala sa'yo. Pero sikreto lang to. Pero sinasabi ko lang sa inyo para may idea naman kayo, baka makakita kayo ng ganito. Tago nyo, ibulsa nyo, pwede nyo gagawing kwintas, lagay nyo sa telang pula. Yan. Pwede nyo ihabak, ilagay nyo sa biwang nyo. Ito naman, makakuha tayo sa dagat ng Tamilok. Pampaswerte po ito. Pwede din palaman sa bao. Kahit anong tikas ng bato o kahoy, eh, kayang bubutasin ng tamilok na ito. Maliit lang siya, pero ito ay tested pa rin. Ito din yung tamilok. Bato na po siya, yung tamilok. Ibig sabihin, matibay na po siya. Kagaya nito, crystallized na. Pero mas maganda pa rin yung dalawa. Ito, kwintas na maliit na suso na aking ginawa. Kwintas para sa kabal. Ito naman ang aking nagawang kwintas na puro o iba-iba na mutya. Ito hindi naman ito mutya, pero ito ay para sa kabal. Ito ay maganda. Ito ipo-ipo shell. Para po ito sa swerte at pangontra din ito. Ito naman ang sinukuan para sa sling ng aking pintas. Ito naman ay crystallized na parang mangga. Lagpasan lang po siya, pero hindi po siya mangga. Ay kagaya din sa mangga na buto, pero hindi siya mangga na buto. Ayan, mga kabertudes, yan lang po kasi aalis pa kami ng kapatid ko. Manghanding kami ng mga mutya doon sa pinunta namin sa tabing dagat. At saka meron doon na dubli tubo na niyog, kaya kukuha kami doon ng baraguba niya o di kaya ay parang walis niya. Yung ano niya, yung bukol, kukuha kami doon. Ayan, mong ginagamit sa pampaswerte para yung dubling tubo, yung dalawang sanga, yan po ay kung may sanga, yan ay maganda sa negosyo. Para yung negosyo nyo ay sasanga o dadami. Dadami po yan yung mga customer nyo. Yung paninda nyo, hindi dadami pero magbibigay ng swerte para lalago yung negosyo nyo. Ayan, kung sino dyan na may gusto ng bao, ito ay katawan lang ng bao na isang mata. Ito pa yung ginawa ko na bao. Ayan. Hindi ko pa nilagyan ng sling o necklace. Pakinisin ko pa siya para maganda. Pero mas maganda yung hindi makinis. Okay na yan kung hindi pakinisan. Ang importante lang ang laman. Kung may mga bao na maganda lang tingnan, pero yung laman kulang. Ayan po mga kabertudes, hanggang dito na lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ingat-ingat pa kayo lagi. At saka lagi po tayong magdasal. Ingat po tayo sa tabing dagat, ilog. O ingat sa mga tulay, kasi dahil sa sobrang
baha ay sobrang lakas ng agos ng tubig sa ilog ay aapaw po ito dahil sa malakas na pag-ulan, kaya lagi po tayong alerto. Huwag po tayong magpabaya sa ating mga sarili dahil ay mga ganitong problema ng panahon ay pabubukso-bukso yung malakas na hangin ay kagaya yung nangyari sa amin dito sa Iloilo, ay biglang sumulpot ang malakas na buhawi. Marami po yung nasiraan ng bahay, kaya mag-ingat po tayo at maghanda sa posibleng mangyayari. Bago tatapos yung ano natin, shoutout muna tayo sa mga kabertudes natin, sa kay Madam Katis Closer, Ginelin Sigua, Rhea Parulan, Nanay Su, Regina Alberto, Poor Heart, Annalisa Naldo, Edna Aquino, belated happy birthday sa kay Edna Aquino, sa kanyang kapatid na si Alice Abad, good morning, sa kay Nets Manzano, sa kay Roslyn, shoutout sa inyo. Shoutout din sa kaibigan ko na si Rizal, magandang umaga sa inyo, sa iyong kaibigan dyan, sa mga katrupa natin dyan, sa kay Spark Galban, sa kapatid ko na si Leo Ari the Hunter, shoutout sa iyo, mamaya lalakad pa kami, sa kay hindi ko, kay Alfredo Bayisan Jr., yun kaming ko vlog, really vlog, kay sino pa mga antingero natin, Nonin Mix Vlog, Mangyan TV Vlog, sa kay Mooney, shoutout sa iyo madam, sa kay Maria Usay, shoutout sa iyo, sa Talyo Family, kay Jalil Talyo, shoutout, sa kay sa mga sa tatay niya, shoutout, sa kay Jupiter Talyo, shoutout, sa kanyang junior Jupiter Talyo, shoutout sa inyo, sa Justin Talyo, kay Princess Talyo, shoutout, shoutout sa kanyang family, pamilya nila dyan sa Iloilo. Shoutout din sa mga ano natin, mga kaibigan din natin, mga taga Dasal. Shoutout sa inyo, sa aking nanay na mabait, maganda, shoutout sa iyo, sa tatay ko dyan na nanonood ng mga ano dyan, mga vlog ko, shoutout ninyo. Sa mga kapatid ko, shoutout. Sa mga pamangkin ko, shoutout ninyo. Yun lang mga kaibigan, mga bro, sis, madam, sir, mga kapertures, shoutout po sa inyo. Kay bro, hapon, kay hapon, kay hapon na lang, shoutout sa iyo. Antayin mo lang yung pinadala ko sa iyo, andiyan na. At saka sa dino pa, kay Jarok at Limaw. Antayin mo lang yung mga padala ko. Ay maggustuhan mo 'yan. Hanggang dito na lang mga bro, sis, madam, sir. Paalam and God bless.